Hello mga idol, today's video dahil gumawa tayo ng center table, siyempre hindi mawawala yung upuan. At ayan na nga po, tumatabas tayo ng angle bar na 1x1 para po gawing frame ng ating gagawing upuan kapares po ng ating ginawang center table. At ayan na nga po, ingat-ingat lang sa pagputol ng bakal. Mas maganda po mag-ingat palagi mga idol. At meron po tayo dyang round bar na 9mm para papabibilugin po para po magiging frame po ng ating gagawing upuan kapares ng ating ginawang center table. Ayan na nga po mga idol, binabaloktot na natin para bumilog kasi wala tayong bender mga idol, so improvise lang muna tayo. Ayan na nga po, nabuo na natin yung kabila, balikuin natin yung kabila para maging perfect circle. Ayan na nga po mga idol, circle na siya. Siyempre, i-welding po natin para naman po nang sa ganun mga idol, matibay at hindi magkakalas-kalas. At ayan na, ipapataw na natin yung paa ng ating gagawing frame ng ating upuan mga idol. Ayan yung tinutol natin kanina na angle bar na 1x1. At sinisimula na po natin i-full weld mga idol at natapos na yung isa. Siyempre, sunod-sunod na po yung mga paa niya natin ikakabit. Bali, apat po sila mga idol. At ayan, pinupull weld natin para siguradong matibay mga idol at hindi tayo pabagsak kapag ating inupuan. Hindi bali na pong gawang paa, basta matibay mga idol. Ayan, so pinagtitibayan natin dyan ang pag-welding para mabuo na yung frame ng ating gagawing upuan mga idol. Matibay yan, sigurado ako idol. Kasi po, made of metal na po siya. At ayan na nga po, lalagyan po siya natin ng pangalawang pinabilog natin na round bar na 9mm para naman po sa ganon maibuka po yung paa niya sa ilalim para ano po mga idol, matibay po yung ating pagkakagawa, hindi po matutumba kapag inuupuan na. At siyempre i-welding din po natin para matibay at hindi makalas mga idol. Ayan, ipo-full weld at siguradong matibay ang ating pagkakagawa ha. Ayan, gamit po natin dyan mga idol sa pag-welding is yung powerhouse na gasless MIG weld welding machine po mga idol. Hindi po siya stick welding. Ginagamitan po siya ng flux cord wire kung tawagin. At ayan na nga po, tapos na natin welding mga idol. O diba? Okay na siya. Ayan. So meron akong tinabas dyan na bilog na marine plywood. Ayan, tapataw natin kung kasya. At syempre, lalagyan po siya natin ng pagkakabitan ng screw para po maikabit natin yung plywood dyan po sa ating ginawang frame ng ating upuan. Ayan, i-welding po natin yung binutasan nating flat bar para magiging pagkakabitan po ng screws mga idol. Ayan, so, bali apat na piraso po yan mga idol para siguradong hindi makalas yung plywood marine na ating ipapatong dyan. At sisiguraduhin din po natin na matibay yung ating pagkaka-welding mga idol. Ayan. Maganda po yung paggamit ng MIG weld gasless welding natin mga idol kasi po madali gamitin. At saka po kahit na manipis po yung ating i-welding, hindi po siya basta-basta nabubutas. At ayan na nga po, pinapull weld ko ng mga idol. At ayan, para matibay yung ating pagkakabitan ng screws. Oh, 'di ba? Tapos na siya mga idol. Ayan na, na-welding na natin. So, panahon na para ating pinturahan ang ating ginawang metal frame. Ayan. Siyempre gamit natin diyan yung spray paint mga idol. Ayan. Para naman po na sa ganun, maging kaaya-aya naman po yung ating gawa. Ayan na nga po, pinipinish na natin pinturahan para ma-screw na rin natin yung ating marine plywood na pinabilog sa ating frame na ginawa. At ayan, konti na lang, matatapos na siya mga idol. Parang mauubos na yung pintura ko ah. Ayan. So ayan na idol, pinipinishing touch na lang natin kung may mga meron bang mga parte na wala pang pintura. Ayan, sige, pintura. Ayan na po mga idol, isi-center natin at isuscrew na. Ayan, yan yung kaninang nilagay natin na flat bar. Yan yung pinagkakabitan natin ng screw para maidikit natin yung plywood sa ating frame na bakal. At ayan na nga po mga idol, tapos na mga idol. Ayan,
okay na yung ating upuan. At syempre, lalagyan natin ng rugby yung ating marine plywood na binilog para naman po balutin ang ating formica. Ayan. At yan po ang ating formica. Yung formica na po yan, mga idol, is mga tira-tira po yan sa ating ginawang video. Okay. Yan, nakatambak lang yan sa gilid ng bahay. So, pinakuha ko kay Mrs. para naman po magamit namin. At mapakinabangan pa, mga idol. Ayan, ikakalat-kalat na natin yung rugby. Nang sa ganun po is mapantay po yung mga edges na ating pagkakabitan. Ayan, at dyan din po, kakalatin po natin yung rugby dyan para naman po pag idinikit natin is madikit na madikit at makapit na makapit, mga idol. Ayan, mas makapit pa sa relasyon nyo, mga idol. Ayan, mga idol. O, ikakabit na natin. Ayan, ididikit na natin, mga idol. O, ayan na siya. Ayan, dapat is ipipress mo po siya para dumikit po yung magkabilang parte, yung formica at saka yung plywood. At syempre, ayan na po, pinuputol na po natin yan. Bali, nagbibritol po yung formica, mga idol. So, kaya natin pupukpukin ng martilyo para nang sa ganun po is matanggal po yung ating mga sobrang parte ng formica. At ayan na nga po, mga idol. Ayan. O, diba? Bilog na siya. At syempre, huwag kakalimutan ang arte ng ating ginagawa. Yan. Yan po yung nagbibigay sa kanya ng kinang, mga idol. Ayan. Yan po is yung aluminum edges kung tawagin. O pwede naman po na counter nosing kung tawagin. Kinakabit po yan sa mga pidyoke, sa mga piso wifi box, sa mga window box. Yan po yung nilalagay dyan. At saka kung gusto niyo naman ng furniture, pwede naman ilalagay dyan. Ayan. Malambot na po yan putulin kahit bunting lang kasi naman po aluminum lang po siya, mga idol. So hindi na po matigas kapag pinutol natin yan. Bunting po ating ginagamit pag putol dyan. At ayan na nga po, mga idol, pinapako ko na kasi wala tayong screws. At eto na, yari na yung ating upuan. Ayan na, mga idol. O, diba, gawang paayan. Maraming salamat.